Welcome back sa pangalawang part ng ating vlog para dito sa Morong, Bataan. Ganda. So since nandito na kami sa Bataan, dadaan tayo ng Mount Samat. Samat! Daming kotse, no, Tay? Daming kotse. Video nga to. Ayan na, oh. Dali! Kahit anong movement kayo. Ano yan? Cool ba? Ang Bataan ay maituturing na isa sa may pinakamaraming historical event na nangyari sa Pilipinas. Ang mga munting tore na yan ay nagsisilbing markahan ng nilakaran ng Death March noong World War II. Mahaba at mataas ang kalsadang dadaanan ninyo paakyat ng Dambana ng Kagitingan at ang dulo nito ay ang shrine na mismo. Opo, ma'am. 20 furniture, 4. Bali, 120 lang po kayo. Kasi yan ang binabantayan ng mga tilingan, mga bantay. Sige pa. Salamat po. Thank you. Ang entrance fee ay 30 pesos per head lamang. Tingin ko merong discount kapag nagpakita ng student ID. Wala na ring bayad ang parking fee at kasama na yon sa entrance fee. Bago tuluyan maglakad pataas, ay dadaan muna tayo sa orientation. Pinag-uusapan doon ang mga do's and don'ts, ang history, at ang mga step-by-step na lalakaran. Mula sa entrance, bawal na umakyat ang mga sasakyan, kaya dapat handa kayo sa mini-trekking at magdala ng tubig, sombrero, o payong. Wala pang isang oras ang pag-akyat at pagbaba, kaya huwag kayong mag-alala kung kakayanin ba ninyo o hindi. Maganda ang view ng Bataan mula sa taas, kung kaya't siguradong ma-enjoy ninyo ang lakad kahit dahan-dahan lang. Ang Mount Samat Shrine ay matatagpuan sa Pilar, Bataan, at clear rin ito bilang Dambana ng Kagitingan. Ang shrine ay nakumpleto at inaguruhan noong 1970. Ito ay may 72 hectares mula sa paanan hanggang sa taas ng krus at may taas na 555 meters above sea level. Ang Memorial Cross na nasa tuktok ng Mount Samat ay may 92 meters ang taas. Sa paligid ng krus ay makikita ninyo ang naglalakihang mga sculptures na ginawa ni Napoleon Abueva. Mayroon daw elevator sa loob ng krus kung saan mayroong viewing gallery sa taas nito. Kaya lang nung pumunta kami doon, hindi siya nakabukas. Kaya hanggang baba lang kami. Perfect daw ang summit ng Mount Samat para sa sunrise and sunset view. Mula sa Memorial Cross ay bababa kayo sa zigzag footpath na tinatawag nilang bloodstones. Ang mga bato raw na ito ay nagmula sa koridor na may stain ng dugo ng mga Japanese soldiers. Mayroong 448 steps ang zigzag path na ito. Pagkababa ng zigzag bloodstones, tatambad naman sa inyo ang colonnade at museum, kung saan makikita daw ang weaponry, Japanese uniforms, photos, and video documentation during the war. Hindi na namin nakita yon kasi nga sarado din.
Ang dambana ng kagitingan ay itinayo upang bigyan pugay ang katapangan ng mga Pilipino at Amerikanong lumaban at namatay noong Second World War. At talaga namang may kurot sa aming puso ang pagbisita namin dyan. Dahil sa araw na ito ay araw din ng kalayaan. At bago namin tapusin ang vlog na to, nag-lunch kami sa pinaka-paborito kong karinderya sa San Fernando, Pampanga, ang Celis Karinderya. Masarap dito ang burong hipo nila na may mustasa, talong at okra. Masarap din ang chicken barbecue at liempo nila. Kung kaya't nakauwi kaming busog ang isipan at busog ang tiyan. Salamat sa pagsama sa amin sa vlog na to. Sa ulitin. Bye!